radius mo. Ano nangyari sa'yo? Basag pa na. Ayan. Bigyo. Ayan. Pacheck up ako sa doktor sa therapy. Ayan. Basag mo. Ayan. Ang basag niyan. Dito naman sa isang side. Ayan. Yung biyak na yan. Ayan o. Dapat siyang bilog. Ito yung nabasag sa'yo. Ito ang radius. Ang nabasag sa'yo ito. Ayan o. Biyak to. Ngayon, pag nabiyak yan, tutulak dyan, kakalusuyan dyan sa may joint. Pag naghihilom siya, pag tumagal ng mga ilang buwan, hihilom na siya, hindi mo na maidediretso yun. Kasi pag naghihilom yun, kung anong position ito, katulad yan o, laki o, nakama. Kung anong position yan, may nakakapit kasi mga tendon at ligaments dyan. Yun ang masakit na katotohanan dyan. Baka hindi mo na maibalik sa diretso yan. Yung sinasabing therapy, hulaan na lang yun. Kumbaga, pipilitin para ma-straight. Ano, kailan pa ba yan? 2 months ago na ito. 2 months ago. Sabog eh. Kita mo may naka ano, may naka-extend. Yan, yan ang basag niya, radius. Yan ang radius. The flesh fracture is noted in the head of the radius with adjacent soft tissue swelling. Sir, yung ganito kasi sir, yung mga dapat nga na-fracture na lang ng malaki kaysa yung maliit lang. Dapat nga sa gitna na lang. Kumbaga, para sa akin ha, mas maganda kung na-fracture ka na lang dito, nabali. Kaysa sa dito sa mismong joint, itong nabasa kasi kay sir, oh. Ito. Kasi meron, ito yung siko natin, oh. Yan ang siko. Ito yung nabasag sa'yo. Ang magiging problema, yan, oh. Ang magiging problema ay yung mga nakakapit na to, mga nakutol yan. Tapos, pag humilom yan, ano na siya? Itigas na siya. Pero yung sinasabing therapy, therapy ang word dun. Pero tsambahan na lang yun kung makakabalik. Kasi pipilit-pilitin mo yan eh. Ibubuhat mo ng mabigat, tapos gaganong-ganong yun mo. Tapos, hot and cold compress para lumambot yung mga ligaments na gumaling. Mga tendons dyan. Masakit? Hindi masyari. Dito? Dito? Ito? Ito na lang? Saan siya masakit ay doon? Sa pinakailalim. Ito? Ayan? Ayan? Sa pinakaloob? Pagpalagay natin sa pinakaloob na lang. Kasi itong radius natin, oh, ito. Yung buto na yan pag ganun. Yan dyan. Ang nabasag yun nandyan sa pinakaloob. Ito. Yan. Ngayon, ang mangyayari dyan, pag tinabig natin to sir, pag tinabig kasi natin yan, mababasag ulit yun. Magre-ready ka sa sakit. Pero yun, hindi yun may papangako rin kahit mabasag yun, eh kahit maigalaw natin yun. Kung mabasag man ulit yung fracture na nagdikit. 2 months kasi medyo dikit na yan. Pero pwede pang galawin yan. Pero kailangan yan, naka-anesthesia ka. Dapat sa ortho mo na inano to eh. Para pipilitin nilang i-ganon. Sana magdikit nilang ganon. Kasi bago-bago pa to. Pero dito kasi, ayun nga, pagka nagalaw yan, ano ulit yan, mamamaga ulit yan, sir. Yun ang totoo dyan. Pero yan, kunti lang naman yun. Ang gawin mo na lang, sir, huwag ko nang basagin ulit. Fracture kasi eh. Hindi pa yan totally healed. Pero nakadikit na yan. Ang gawin mo na lang, yung sinasabing ano, ang sinasabing therapy, ibababad mo sa, ano, sa mainit, maligamgam. Tapos bubuhat ka ng mga weights na makakapagpadiretso. Una't unati mo lang, gaganong-ganong mo lang. Hanggang sa ano,
Tapos, oo, araw-araw talaga tiyagain mo para hindi ka na gumastos. Ganun na, ganun ka nga. Okay naman, patiretso lang bawal. O yan, bubuhat-buhati mo na lang naman. Kasi pag tinitik ko yan, mababase ko rin yan eh. Hindi pa yan total healed. 3 months ang healing yan, ganyang edad mo. Pag ginanong ko yan, mababasa ko dito, yung nagdidikit. Kaso magtugo talaga yan sa loob, pag-ano yan. Kailangan talaga yan. Nakikita sa x-ray kung paano itutulak. Eh, wala naman tayong ganun. Hindi yan dislocate eh, fracture eh. Sir, ganito na lang. Ikaw na lang mag-self-therapy niyan, bubuhat-buhati mo na lang. Ha? Para ano, may dandanan mo lang, yung kaya mo lang, yun ang pinaka-self-therapy niyan. Kung sinasabi ng doktor. Pero tsambahan pa rin yun kung mapiperfect mo kasi may biyak. Wala na siya sa ano, wala na siya sa tamang form. Talagang may consequences yan. Okay, sir? Sige, sir. Hindi ka lang gano'n yun. Bababasa ka, iyak ka lang. Wala kang babayaran, ha? Ha? Sige, ingat ko sa paluwi.